Sino ganun? Parang ganito. Ganun, oh. Ay, nabot ako sa leeg. Pwede pagpirang ganun. Pre, okay na lang. Oh. Minsan six, nakaupo sa bangko. Nabot na mga hanger. Tignan mo ba? Ito po mga pakisugat. Hi guys, welcome back to my channel. So today, for today's video, kasama natin si Carl Bryan Cruz of Blackwater Elite. So hi Carl. Hello, salamat sa mga viewers. Salamat sa suporta niyo sa akin sa PBA sa Blackwater Elite. At syempre kay Rona, subscribe din yung channel niya sa RBS TV. Yes. So ayan, may gusto ko bang mga batiin sa PBA fans na talaga namang sumusuporta sa iyo? Gusto ko lang batiin yung mga sumusuporta sa fans club ko, sa CBC fans club. Yun, mabuhay kayo. Fanatic. Ay, hindi ba na pala? Fanatic. Fanatic pala yun. Okay. Salamat sa suporta kahit nalipat ako na ibang team at doon pa rin kayo. Ayun, at syempre sa family ko, yun, sa girlfriend ko, na nagmamahal pa rin sa akin. Ayun, sa CBC Enterprises, sa business ko. Yes. Thank you, mabuhay kayo lahat. Guys, start na tayo agad sa question and answer. So, sa unang tanong is, kung papapiliin ka ng team, saan mo gusto maglaro at bakit? Ang hirap. Ang hirap ba? Basta mga next question. Basta as long as kung sa team lang, kung saang team ka magagamit, okay ako dyan. Tsaka kung sa team na, na-appreciate yung value ko. Sa Blackwater, good ako dyan. Good ka dyan. Siyempre. Second question. Who or what do you miss the most sa Alaska Aces? Oh. Sa Alaska kasi grabe yung samahan namin doon, yung batch ko. Ayan, syempre, solid din kasi. Nandun pa sila, Calvin, noon, yung batch namin. Yun. Napakingay palagi namin sa dugout namin before practice. So nakakamiss siguro yun. Ayan, sila pinag-seminyana, sila Big Manuel, sila Kevin Racal, sila Calvin, ayun. Sila Huchan Andrada, John. Halos lahat. Magka-close kami. Hindi kasi solid din. Nakikita naman namin yun. Siyempre, pag nanonood kami ng mga live games, nakikita naman namin kung paano sila talaga mag-interact sa isa't isa. Ayun na nga. Di ba siyempre, nagkaibay pa na kami natin. Di ba, nagkawatak-watak na. Pero pag sa game, walang pansinan. Talaga seryoso. Pisikalan. Pero after ng game, nakikita-kita kami. Okay, so... So third question is, sino ang pinakamahirap bantayang local players at bakit? Tinatanong ko ba yun? Si Calvin Abreba, iba. Nag-iisang the beast talaga. Ibang klase yun. Kung paano siya maglaro sa game nakikita niya sa TV, ganun din siya sa practice. Kumbaga, napaka-hassle niya, wala siyang inungurungan. Nung rookie ko, sa practice, sa akin pinapabago si Calvin, medyo kapwestuhan ko rin kasi palagi akong masahe doon, bugbog sarado ako pala. Talagang bibigyan pa yun, no? Physical, pero tropa sa labas, mabait. Guys, eto lang ha, si Calvin, kahit ganun yung sa game, mabait yun sa mabait personal, diba? Oh, sobra, mabait. Proven and tested yun. Sa game lang, akala nyo maangas, mayabang. Kasi ganun lang talaga sa maglaro, pero off the court, napaka-humble nun. So fourth question is, gusto mo pa bang makabalik sa Alaska Aces kung may pagkakataon? Oo o hindi at bakit? Yung first question mo, tsaka itong question mo, mabigat. Parang mabigat eh, no? Siyempre, yung Alaska talaga sa akin, kumbaga malaking part ng career ko yan, sila nag-drop sa akin. Sila nag-drop sa akin sa PBA. Almost 3 years din ako doon. So talagang napakaganda ng organization nila. Kumbaga, ang hirap sa part ko na mag-move on, na nasa ibang team na ako, kumbaga gano'n. So, kung mabibigyan ako ng chance, mahirap eh, di mo rin masasabi yung takbo ng basketball sa career mo, kung saan ka mapupuntang team. Pero kung sa mga future, sana makabalik din ako. Fifth question is, kung hindi ka basketball player ngayon, ano sa tingin mo ang trabaho mo? Ako? Siguro sa Divisoria. Divisoria? Kasi malaki ako eh, di ba? Toy, pakuha nga yung damit na yun. Ayun talaga yung trabaho niya. Tiga-abot ng mga hanger. Ito po mga pakisukat. Siguro ano lang, siguro regular job, regular office job. Work, or siguro live streamer ng mga games. Wow, ganun siya. Nung bata kasi ako mahilig ako sa computer games.
Nasusundo pa nga ako ng tatay ko sa computer shop, napapalo pa ako. Ay, ano laro mo? Dati nun, Ragnarok. Ewan ko lang kung alam yun. Online games. Yun yung kinaadigan ko sa Counter Strike. Parang run online. Oo, yung mga ganun. Mga unang mga online games. Okay. So, sa sixth question is, anong pakiramdam na i-represent ang Pilipinas sa mga international games? Ay! Itong question yan. Happy anniversary. Happy okay. Second anniversary ngayon. Tayo na lang nakakalam. Guys, kung alam nyo ngayon, ngayon ay July 2. Ayan. Happy anniversary sa mga nakakalala. Paano naalala nyo? Independence Day natin. Hindi, joke lang. Ano ulit question mo? Ano yung pakiramdam na i-represent mo yung Pilipinas sa mga international games? Siyempre, napakasarap sa feeling. Kumbaga, naka-boost ng moral. Tsaka, siyempre, napakasaya kasi sa buong Pilipinas, lahat gusto makapaglaro sa Gilas. Pero ako, na-bless ako na nabigyan ako chance ng opportunity yung makapaglaro to represent the Philippines. Sobrang saya. Lalo na pag nasa ibang bansa ka, pag nakita mo yung mga kabayan, uy, kabayan! Tapos manonood ng game. Grabe! Kahit saan ka magpunta ng bansa, ang daming Pinoy na sumusuporta mga OFW. Tsaka di ba na-drop ka, special drop ka kasi Gilas cadet ka? Oo, yun. Yun din. So, bago pa lang pumasok ng PBA, nakakasama na ako sa cadets, malabas-labas na rin kami ng bansa. So, yun. Talagang, it's a big privilege. Saka, yun. And question is, who is your best buddy from your past team and your present team? So, dalawa yun. Uh-oh. Ayun, sa previous team ko sa Alaska, obviously si Ping Eximiliano. Ayun, kahit magkakahiwalay na kami ng team ngayon, kahit ECQ, tapos na ECQ, MGCQ na. GCQ pala rito. GCQ na ako, baka magalit sa kasi Duterte. ayun, madalas kami magka-video call, minsan nagkikita-kita kami. Clingy nila. Oo, yun. At saka, super close namin siya, at saka yung wife niya. Si kasi Elba. Diba magka-team din kayo before sa FU? Ayun, oo. At saka, ayun nga, trivia, ayun, magka-team kami nung college sa FU, ahead lang siya sa akin ng batch. Tapos, yun, biglang nagkakampi kami sa PBA. Tapos, at the same time, si Julina, yung girlfriend ko, is from Olongapo City. Ah, magkaano sila? Tapos si Ping, Olongapo rin. So, alam mo, mga Batanggapo. Ano yung pinaka-memorable experience mo sa paglalaro ng basketball at bakit? Memorable experience? Ayan na. Madami! Pero siguro, memorable experience ko sa basketball career ko is makapaglaro sa Gilas. Yun siguro yung pinaka-highlights ng career ko. Kahit hindi ako tumagal doon dahil alam niyo naman nagkaroon ng anniversary nagkaroon ng rumble ganun. Pero siguro yun yung pinaka-highlight ng career ko, makapaglaro sa ibang bansa na nire-represent yung bansa natin. Sino daw yung celebrity idol mo? Babae, lalaki? Babae. Babae? Si ano? You know. Siguro, ngayon, as of now, yung mga during... Pinag-isipan niya mabuti yan, during, guys. During ECQ, kasi minsan, doon natin mapapatunayan. Sa akin, si Angel Locks. Kumbaga, napaka... Hindi lang sa beauty niya. Kumbaga, matulungin siya sa tao, di ba? Nakita naman natin yung mga contribution niya, mga nagawa niya, mga donate niya. During ECQ, di ba? Sa lalaki? Sa idol niyo siguro, si ano... Sikaw, sino idol mo? Sa lalaki? Ako, Dolphy ako. Dolphy? Bakit? Komedyante? Komedyante ka ba? Hindi, gusto ko talaga lahat ng ano niya, ng mga movies niya. Okay. Sa babae, sino idol mo? Maricel Soriano. Bakit puro old school? Old school gusto ko. Mga nakakatawa kasi sila. Pangalan na yun, PBO, yung mga napapanood mo. Luma na yun. Sari na lang. Si Papa P. Wow! Dahil, Papa P! Papa Pangit. Joke lang. Ayun nga siguro si Papa P. Dahil siguro napagaling niyang actor. Tsaka sa age niya, kumbaga napaka-fit niya pa rin. Hunk pa rin, di ba? Yummy. Yummy daw. Hindi ka sure. Hello? Bakit tinitignan niyo? Ano daw yung 5 tips na pwede mo ibigay para makamit mo yung pangarap ko sa basketball? Okay. 5 tips. Wow. Maganda ang question niya. Siguro, number one is yung attitude mo. Kasi kahit saan magpunta ka, kahit gano'ng kakagaling, kung may attitude ka, hindi ka makakarating kung saan man paruroonan. Dahil
yan ang number one na harang sa'yo. Number two is yung hard work mo. Kumbaga yung work ethic mo. Kung paano ka tumrabaho, paano ka magtrabaho, kung walang nanonood sa'yo, kung anong ginagawa mo. Number three, disiplina. Yan. Tapos, number four siguro is yung ano, yung winning attitude, winning mentality. Kasi, yun din ang hinahanap ng mga team tsaka ng mga coaches. Mm-hmm. Yung mga winning attitude ng player. May tinatawag din kasi silang ano, winning culture. Parang, kanyari pag galing sa Ateneo or Sambeda, oh, yung player niya, winner yan. Kasi palagi nag-champion, di ba? Oo, parang yun, nasa pangalan na din nung pinanggalingan. Oo, kumbaga malaking factor yon as a player. Pag palagi kayo nag-champion, kumbaga dagdag stock market yung pocket ng PBA. And number five is, always pray kay Lord. Kasi lahat ng bagay hindi magiging posible pag wala siya. Walang pag hindi ka humiling sa kanya, hindi niya ibibigay. Tsaka pag hindi mo pinaghirapan, guys, wala talagang mangyayari. Dagdag ko lang, guys, yung commitment mo. Kasi kung gusto mo yung isang bagay pero sa sarili mo hindi ka nakakommit dun sa gusto mong gawin, wala talagang mangyayari. Kaya yun. Eh di 6 na yun. 6. Oh, hindi din nagkaganti. Bayaan 7 ka pa. Wala na yun. Sabi mo na eh. So, siya, any tips para mag-improve lalo na sa game? Sa game. Ayun, siguro ang tip ko is humingi ka ng ng advice sa mga coaches, sa mga teammates, sa friend mo. Tapos panoorin mo rin yung laro mo. Oo. Kasi ako ginagawa ko kahit bad game ako, kunyari may game ng PBA, masama na laro ko ng gabi. After ng game, pag-uwi ko ng bahay, pinapanood ko yung game ko. So, tinitingnan ko, ano ba yung mali kong ginawa? Ano pa lang pwede kong ma-correct para next time hindi ko na gawin? Alam mo yun? Saka baka madalas ikakamali sa play ka ba? Madalas ikakamali sa depensa? Minsan kasi sa depensa, dumidepende kasi kami sa guard. Kung saan, kung mag-help ba kami dito, gano'n. Kaya, ano bang position nilalaro mo? Forward ako. Ako power awkward. Funny ka doon. Hindi ako laro ko, abueba ako. Abueba talaga yun. Kasi siya talaga. Nananakit ka rin parang. Oo. Talaga? Oo nga. Bad girl pala to, bad girl. Pero ngayon ako Vic Manuel kasi wala na si Calvin. Saan? Sana makabalik din yung tropa natin si Calvin. Soon. Hopefully, pag-pray natin si Calvin. Anong team ang gusto mo talaga mapuntahan? Sinabi niya naman yon kung saan mas prepare ba? Tama? Kung saan dadalin. Kung saan dadalin ng basketball. Go lang ng go. Ayan, sinong PBA player nag-welcome sa'yo ng physicalan? Calvin, di ba? Dalawa. Sino isa? Big. Big talaga? Oo, mga animal yan. Masahe ako, first day ko na yung sahe doon, no? Eh, di ba, si Big. Single nilalaro. Tapos si Calvin, minsan 4. Ngayon ako, 4. 4 and 5 ako minsan. Ah, minsan 4 and 5? Akala ko 3 and ano ka? Hindi, 3, 4, 5. Minsan 6. Nakaupo sa bangko. yun yung dalawa nag-welcome. Si Vic, naalala ko, first practice. Ano ito yun, no? Di ba, po-post yun, dinitipensa akong gano'n. Si Vic. Sabi spin na gano'n, parang ganito, gano'n oh. Eh, nabot ako sa leeg. May pagtirang gano'n. Pre, okay ka lang. Tinayo pa akong gano'n. Si Calvin naman, sa rebounding, grabe yun. Pag baksangkan, pak, babanggahin ka talaga. Si Calvin kasi grabe pag nakita mong yung nag-aabang pa lang, box out pa lang niya, may bigay na eh. May bigay na. Saka may DN, may ramdam mo. Kay Vic naman, yung kay Vic yung nagaya ko talaga. Yung pag yung low post. Low post? Yung pag-iikot. Oh. Ay, talaga kasama Grabe si Vic. Ito naman. Can you still recall your first basket in PBA? Yung debut mo sa Alaska. Tanda ko pa ang debut score niyan. 20 points. Double-double lang. Oo, talaga naman. Wait lang, ubo ako. Naku, corona. Nandiyan na sa mid lang, guys. Kaka-rabbit test ko lang last week. Negative ako. Nasa mid lang. The first basket ko is I think, hindi. Free throw? Oo. Talaga? Mm-hmm. Parang drop pass sa akin. Mm-hmm. Tapos, hindi!
follow-up basket ko na foul ako ni Carlo Lastimosa. Oh, N-Lex kalaban namin. Ay, N-Lex pa siya. Pero hindi ko na-shoot yung basket. So, sa free throw na-shoot ko. Anong feeling, di ba, kunyari ganun? Galing kang D-League, di ba, before PBA. So, anong feeling nun na after lahat ng hard work mo, PBA na yung nilalaruan mo. Yun po ang foul sa'yo, pro player na yun. Yun lang ay, grabe rin. Hindi, pasalamat din ako kasi that time, yung tawagan ng D-League, ng batch ko, same din sa PBA. So parang di rin ako, parang yung adjustment ko kaunti lang. Kumbaga na gano'n. Pero yun nga, during my first game, debut game ko, talagang kinakabahan ako noon. Hindi ko anong gagawin ko eh. Daming tao. Ganito pala PBA. Grabe. Ang lalaki talaga. Alam mo yun, kumbaga, napaka solid nung debut game ko. Basta nung pinawisan na lang talaga ako na wala na yung kaba ko eh. Oo, kasi dire-diretso na yun. Dire-diretso. Tapos parang tumira ako ng 3 points na shoot. Ayun, nakuha ko na yung return dyan. Kaya anong foul doubt ako nun? First game? Tanda ko lang yung pinaka-score mo eh. Yun. Tapos wala rin kasi si... Ay, tayo, nandun ba si Vic? Hindi ko din sure. Ah, wala si Vic. Injured? Injured si Vic. Pero napag-finals ka sa Alaska, di ba? Magnolia kalaban. Hindi ko na naabutan yung glory days ng Alaska nung balik yung every... Masakit pa yun yung mga palang San Miguel. Hindi, yung finals na lang versus Magnolia. Anong masasabi mo dun? Nakakapanghinayang din. Kasi ever since sa mga prestige league, hindi pa ako nakapag-shopping. UAP ko, yung college team ko nun, tatlong finals sa Pilipinas kami, pero hindi man ako nakaisa. So, nung nasa PBA na ako, sana, nananalangin ako na sana, Lord, makapag-finals ako, makapag-shopping kami. Kaya nung pumasok yung Alaska sa finals, talagang napakasaya. Sobrang saya. Kung tuwa ako. That time, hindi pa ako masyado gamit nun kasi, di ba, alam mo na yung takbo ng career ko, ganun. Pero ako na, kung tuwa ako kasi nasa finals mo. Kaya lang, sayang eh, nandun eh. Naunahan lang kami ng Magnolia, pero nakita mo, humabol, di ba, nag-ulti pa nga, di ba? Nagtuto pa yung standing eh. Kaya lang, wala, breaks up the game ganun, talaga. Ganun talaga. Para sa akin nila talaga. Actually, nung time na yun, Inares, game 6, di ba, nung game 6 na tayo nun. Grabe, uwi kami. Siyempre, paano pa sa player yun? Gano'ng kasakit? Siyempre kami, fans kami. Nadadala lang kami sa ano, masakit. Siyempre, paano pa sa player na sila yun? Umiyak ha? Hindi, tulala lang ako noon. Talaga, as in. Kala ko umiyak ha. Umiyak ako dati, nung 3-0 yun. Ay, tama ba? Oo. Ano yung LeBron James? Sakit eh. Last question. Anong Ay, eto. Oh my God. Alin? Anong masasabi mo sa mga nagsasabing mahilig ka daw mag-flop sa games? Oo, maraming nga nakasar sa akin doon eh, lalo yung ibang team. Oo na. Hindi, yung flop naman talaga, ano yun, tactics yun, strategy. Kumbaga, part of the game naman talaga yun. It's all about mind games lang. Kumbaga, sa akin, alam mo, mayroon din akong nagbabayad ako ng fine sa flop. Parang first offense, 5,000, then succeeding, magiging 10,000. Nakailang flops ka na ba? Ayun ako, dami na. Dami ko na rin letter na receive commission na, di ba? Hindi, ano lang. Siguro, ayun nga, part of the game din, tactics din. May mga player talaga na mahilig mag-flop. Kailangan si Calvin, di ba? Nagpa-flop-flop din yun, di ba? Pero sa akin, ano ko lang yun, strategy ko lang yun. Kasi pag nag-flop ako, maiinis yung team, maiinis din yung player. At tapos minsan... Sorry, mawawala na yun mawawala sila sa flow ng laro, mawawala sila sa momentum. Tapos, kaya lang may risk din eh. Kaya lang, minsan, di tatawagan ng foul. Or minsan... Natawagan ka ng, ikaw pa foul. Minsan may mga ganun, di ba? Yun lang yung mga risk. Pero as a player, tansyado mo naman yun eh. Tansyado mo naman. Ikaw ba nagpa-flop ka? Hindi. More on lang ako eh. Angas lang eh. Ewan ko, alam mo. Nakapag-away ka naman sa court? Hindi. Pero referee lagi kong kaaway. Nagmumura ka sa referee? Binakot ako ng ball. Hindi na dati yun, high school. Sa sobrang pikon ko. Sa WNCA naman yun. Okay. Ayun guys, ayun na lahat ng questions. Tapos na yun guys. So ayun, lahat naman ng question na sagot na ni CBC. CBC naman tawag sa kanya. Kaya okay. Sino naman ng question na? Ang hirap. Yung one, tsaka... So guys, ito pala. Pa-shoutout natin yung mga nagtanong. Number one, yung first question.
Thank you guys sa mga question nyo. Pinahirapan nyo ako. Nabasa yung brief ko. Yari kayo. shoutout ulit yung CBC Enterprise. Ayun, guys, shoutout nga pala sa business ko. Kung gusto nyo naghanap kayo ng mga cleaning tools. Ayan, marami kami dito. Tsaka mga alcohol. Yari tayo dyan. Ayan, naroon kami guys sa CBC Enterprises. Pwede nyo kami makita sa Facebook. Search nyo na CBC Enterprises. Sa Instagram, CBC Enterprises. And syempre, follow nyo sa Instagram po. At Carl_Cruz04. Yes. Alright. Thank you guys. Thank you for watching.